Ano po, kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong gabi na ito ay pauwi po kami ng Pilipinas. No? Ako po at yung dalawa ko pong kasama sa trabaho ay pauwi rin. At gawa ng, siyempre magpapasko po ngayon, so gusto po namin makauwi ng Pilipinas. Ngunit, subalit, medyo iba po ngayon yung pag-uwi namin. Di katulad po ng mga yung mga previous na years na umuwi po kami sa Pilipinas ay parang walang problema, kumbaga walang dokumento ang kailangan. Sa pagdating mo ng Pilipinas, ayun na, nandun na, sasalubong na sa iyo yung mga pamilya mo. At yung mag-aantay ka doon sa labas or yung mag-aantay yung family mo doon. So ngayon, yung pag-uwi namin na talagang iba ngayon. Kasi talagang dahil nga dito sa pandemic na nangyari. So, maraming requirements na kailangan. So, especially ako, uwi ako ng probinsya pagdating ko ng Pinas, ng Manila. So, uwi pa ako ng province. So, maraming dokumento na hinihingi. So, yan. Antayin natin. Antabayanan nyo po pagdating po namin ng Pilipinas bukas po ng tanghali. Kung ano po yung magiging setup po pagdating ng Pinas sa flight na ibubuk kanila, yung special flight yata na tinatawag nila. So yun, malalaman natin bukas yan. Sana naman na hindi tayo magka-problema. Sana naman makauwi tayo agad ng maaga sa pamilya namin. So ayun, after pag-arrive namin, yun, may swab test. Tapos mag-stay kami ng hotel ng couple of days, siguro mga 2-3 days. So titignan po namin kung ano pong mangyayari po bukas. No? So ngayon po, medyo masaya po dahil siyempre uwi na tayo. Uwi na po kami sa aming mga pamilya. At at the same time, siyempre medyo kinakabahan din kasi hindi namin alam kung ano yung mangyayari po doon sa bukas sa Pinas, no? At syempre yung biyahe, yung travel, 8 hours na biyahe po namin papuntang pauwi ng Pilipinas eh hindi rin po biro yun kasi nasa loob po kami ng aeroplano dahil nga din po sa virus na makalat ngayon, no? So medyo nakakatakot din. So yun, pray lang po kami na makarating po kami na safe sa aming flight. So, yan po. So, yun, papakita ko sa inyo yung aking maleta. So, isang maleta lang naman ang check-in, tapos isang hand carry lang. So, ayan po. So, ayun, paalis na po kami ngayon dito. So, kita-kita na lang po tayo mami, ano. Kung ano yung pwede kong ma-share sa inyo mami pagdating sa airport at doon sa pagdating namin sa Pilipinas bukas. So, yan. So, dyan lang po kayo at sana yung mag-iingat din po kayo lagi. God bless po. So, yan. Ito yung aking maleta. Itong hand carry ko. Tapos itong check-in ko. So, yan. So, ready na po. At uwi na. uwi na po kami. So, yan. So, ayan, nag-check-in na po kami ng time na yan. Hindi na ako nakapag-vlog nung on the way kami ng airport, no, kasi sobrang medyo masikip dun sa ano, sa sasakyan dahil puno ng gamit. So, hindi ako masyadong makakilos. So, kaya hindi na ako nakapag-vlog dun. So, ayan, yung time na yan, nag-check-in kami sa business class counter. So, yun, shoutout sa iyo, ma'am. Mama Abby, sa aming pag-asikaso po sa amin. So maraming salamat po sa inyo. At yun, sa seats din po, ayun. So sobrang napaka customer service po talaga ng mga taga Oman Air. Yan, yung time na yan, dun sa economy class, sobrang haba ng pila. As in talagang abutin ka ng siyam-siyam doon. So, ayun. Dahil staff din kami ng airport,
So kahit papano may kilala. So ayan. Nagawang hindi na pumila. What? So yun. So shout out po sa iyo, ma'am, sa business class counter. Maraming salamat po sa inyo sa pag-accommodate sa amin. Hindi namin namalayan yung oras na 15 minutes na lang magko-close na yung boarding gate. So napasarap kami ng tingin ng mga alak doon. Si Boss Jeff namin kasi ang daming pinamiling alak. Yun, kaya hindi namin napansin yung oras. Boarding na pala, last call na. So ayan, naglalakad kami. Tapos ayan, no? Yung may kumakaway pa yan, no? So, tapos shoutout nga pala kay Russell Kiambao, yan. Si Russell yung nag-assist sa amin, no? Sa immigration hanggang sa boarding gate, yan, hindi kami iniwan. So shoutout sa iyo, Russell. At yan, so kita-kits na lang ulit. Ready na kami, no? Papasok na kami sa loob ng aeroplano. So yung time na yan, nagsusot na kami ng face shield dyan. So required kasing na kailangan naka face shield ka, tsaka at the same time naka face mask. So yung time na yan, nag-uusap-usap kami kasi bakante yung first row dun sa row 20. So sabi namin na lipat kami ron. So wala namang nakaupo dun kasi naka-block. So yan, nag-meeting kami dyan. Sabi namin baka maunahan kami nung ibang pasahero kasi merong may balak din na umupo ron. So ayan, unahan na lang.
1,000 years later. Same thing, yato din po lang kayo. Sa madaling salita, ang lahat ng process nyo rito, so bilang isang OFW, lahat po ay libre, lahat po ay ipaprocess ng gobyerno para sa inyo. Wala ko yata nakikinig. Pero po, sino po yung may tanong? Yung tanong, yung magkakas. A few moments later, selamat menikmati. Moments later. So yung time na yan, nasa loob na kami ng bus niya. So may pinaprovide na shuttle bus yung OWA para sa mga OFW. So ayan. Tapos yan yung mga bagahe namin na nandiyan sa baba. So ayan, isa-isa nila yung pinapasok yun sa loob ng bus. Tapos
medyo matagalan din kami ng pag-aantay dyan, no? Kasi sa dami ng mga bagahe ng mga pasahero. So yan, kaya medyo natagalan kami. So ayan, sa wakas nakalis din kami ng airport, no? So sa medyo natagalan talaga kami dun sa airport. At ayan, patungo na kami dyan sa hotel na pag-i-stayan namin. Which is yun yung ipoprovide ng OWA para sa amin. So libre po yun, wala pong lahat bayad yun. So ayan, sa yung time na yan, walang traffic, no? So yun, buti na lang at walang traffic. So maaga rin kaming nakarating kahit papaano sa hotel. So ayan, nasa may labas na kami ng hotel niya, no? So nag-aantay na lang kami. Ayan, patingin-tingin na lang sa gulay, no? Parang sarap, ang sarap ng gluto ng gulay, no? Fresh na fresh, kulay green. So ayan, hindi na ako makapaghintay, no? Lutong-luto na rin ako. So pag-uwi ng bahay, ayan, yan ang unahin ko, magluluto na naman ako. So ayan po, so dito ko na lang po muna tatapusin yung aking vlog. I-update ko na lang po kayo sa next vlog ko regarding doon sa mga requirements po, no? Sa mga OFW na uuwi. So kung bago ka pa lang po dito sa channel ko, don't forget to hit the like and subscribe button po, no? And also yung notification bell. So para updated ka po lagi sa aking new videos na i-upload. So paalam po, dito na lang po muna. God bless po sa inyo at maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo lagi.